Pasaway na tenants ba ang pinoproblema mo ngayon? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang iba't ibang pamamaraan ng mag-screen ng tenants para makaiwas tayo sa sakit ng ulo. Good morning mga tangay! Good morning friends! Hindi ko po kayo minura. Tangay means friend in Cuyunon. So, welcome back to our channel. But if you're new here, my name is Janice. I'm a retired OFW together with my husband. And we came home early this year to start our next chapter here in Palawan. Pasensya na po kayo kung makakarinig po kayo ng pukpuk, grind, iba't ibang sound pa po. Ano? Medyo maingay. Andito po kasi tayo sa construction site, no? Dito po tayo sa aming tahanan na pinapagawa sa ngayon. Nagsiskim coat na sila, kaya kung makikita nyo, medyo kita nyo na yung yan, nagsiskim coat na sila. Yung iba naman naggumagawa na ng tiles and all that. Kung curious po kayo sa aming pinapagawang bahay, meron po kaming playlist, dinocument din namin yung pagpapagawa namin ng bahay, na andito po yan sa channel, and I will leave the link down below or in the card above. So, basta yun. So, ang video po na ito ay highly requested. Ito po ay na-request ni Saizan, I think 2 or 3 weeks ago. So, nag-multitask na lang po ako. Dito na lang ako nag-video kasi sabi ko kailangan ma-upload na dahil ano na ako, overdue na para mabigay natin sa ating mga kasamahan na sa ating mga tangay na meron ding apartment. This video is part of our apartment business tips series, wherein we will be talking about the apartment business for OFWs, industry best practices, our experiences, other landlords' experiences, so that we as OFW investors can up our game, no? So we can grow our business. So dito po sa video natin ngayon, ang pag-uusapan natin ay yung mga challenges at saka screening process na ginagawa ng landlords. But if you're interested in other things, like if you have other questions, I might have already answered them. Meron na po kaming apartment Q&A. Sinagot na namin doon yung construction cost, gaano kalaki ang aming apartment, kamusta yung ROI, kitaan and all that. We answered that in a Q&A and I'll put the links below. And then the other videos that we've done so far are ay yung how to promote your apartment business and apartment tour. So if you haven't watched those yet, I hope that you will watch them after this video. So sagutin natin yung tanong ni Saizan. Sabi niya, hope on your future video ma-feature nyo on how to scrutinize tenants. You will accept terms of rental contract and difficulties, challenges you had encountered, and how you were able to overcome them with a win-win situation. Hope your business is doing well amidst this pandemic. Stay safe po sa inyo. Thank you, Saizan. So, sagutin na po natin, no, para wala na chachabreche. So, ang tanong niya is, paano ba daw natin i-screen ang ating mga tenants? Ang susi po para hindi kayo makatanggap ng pasaway na tenants, ano, madalas kailangan i-filter nyo na agad, i-screen nyo na sila. So, may mga nagsasabi na ang pag-screen daw ng tenants ay parang isang treat it as if it's a job application, no? So, nisi-screen mo talaga, hindi mo basta-basta i-hire kung hindi mo naman sure kung ano yung ugali, kung magbabayad ba yan, and all that. But for me, it's more than a job application. It's actually as if you're screening a future in-law. A future, ano ba yung in-law? Manugang, no? Or bayaw. Yan. Kasi you will let them stay in your house. Your apartment may not be your house, but it's your property. So you'll let them stay under your roof. So it's really important that we know the kind of tenant they are. Merong good, meron namang mga misbehaving. I don't want to call them bad kasi medyo hindi maganda, no? But misbehaving tenants. But we can protect ourselves as landlords by screening them. So, kami po sa apartment namin, hindi po kami kasi yung nag-manage for 4 years. So, we had our caretaker, si Kuya Paeng, napakabait, no? Na inalagaan niya ang aming apartment for 4 years. So, for this video, tinanong ko siya sa Kuya, paano mo ba siniscreen yung tenants natin dun sa 4 na taon na meron tayong apartment, no? Ang sabi niya, wala naman daw siya masyadong screening process. Tinatanong niya lang kung saan nagtatrabaho, kung taga-Palawan ba talaga,
at kung ilan ang titira. So very basic yung naging questions niya. And by God's grace, hindi po kami nagkaroon ng any major problem with our tenants over the past 4 years, except for one. Meron lang talaga kaming isang naging problematic, siguro dalawa, one or two, na nagkaroon ng problema with payment and may maraming damages, but sila na rin po yung... sige, kwento ko na mamaya. Okay, sige. So, doon muna tayo sa industry best practices, no? In other countries, like in the US, whenever they screen tenants, they do three things, no? Meron silang credit check. Chine-check nila kung kamusta yung finances nitong tenant. Sa ibang bansa po kasi, meron ng credit report, meaning to say, andun na lahat ng income and liabilities nila. No? Makikita nila kung may utang ba sa credit card, sa banko, magkano yung income ng tao na to, meron ba siyang mortgage and all that. So, you have an idea as to the financial capacity of the person. Kaya niya bang bayaran yung pag-stay niya sa iyong apartment, because at the end of the day, it's a business, no? Kailangan talaga ma-make sure natin nakakapagbayad. So in the States, they do that. They do a credit check. They also do a background check. Dito na nila tinatanong yung sino ba yung mga previous landlords, kamusta ba yung naging experience ng previous landlord dito sa tenant na to. They also check the employment of the person. They speak to, sometimes humihingi na lang sila ng employment certificate and all that. So, they talk to people who know these people, the prospective tenants. So, they do a background check, they do a credit check, they also do a criminal record check. So, chine-check nila kung meron bang criminal, ano? Kasi what if pedophile pala? Ang pedophile sa States ay naka public record yan, ano? Or hindi rin sila maaaring tumira sa lugar na merong may mga malapit sa may mga bata. Sa Dubai naman, where we lived for more than 8 years, dun sa mga flat, mga apartments, no, one-bedroom flats na nirerentahan namin, mula ni isa na humingi ng employment certificate ko or salary certificate. But I remember, ang hinihingi nila is Emirates ID plus yung check-in, no, na security deposit at saka yung advance payment. Dun po kasi sa Dubai, ang payment ng rent ay either one check for the whole year, 4 checks for every quarter, no po, for the whole year. Kasi ang tenancy is 1 year, 1 year. Or kung kaya nyo, no, 2 checks every 6 months. Meron ngayon, naging lenient na rin sila. Minsan meron ng 6 checks and all that. So, depende sa landlord na makukuha nyo. Pero dun sa experience namin, hindi na sila naghanap ng additional documents. Emirates ID na lang at saka yung cheque. Bakit? Kasi doon, kapag nag-bounce ang cheque mo, pwede kang makulong. So, medyo takot kahit pa paano yung tao na hindi makapagbayad. Dahil meron din doong rent dispute committee kung saan lahat ng dispute between landlords and tenants ay merong specific body wherein you can file your complaints right away. As for problematic tenants, napakadali naman kasing i-address yung mga problematic tenants doon or misbehaving tenants. You can easily call the police if this person is misbehaving and the police will be there right away. You don't have to deal with the problem on your own. So, yun po yung mga naging parang safeguards doon ng landlords doon sa Dubai. But here in the Philippines, we have yet to develop. Hindi pa po tayo ganun ka-develop, no? Hindi ganun kadali magtawag ng police dahil magulo yung tenant mo or something. Hindi ko alam sino ba yung tatawagan natin. Police ba? Barangay ba? And all that. But anyway, para iwasan na natin yung problema na yan, doon na lang tayo sa screening process. So, how do we screen? If you want, you can employ those screening processes, no? Kung gusto nyo, I think sa Manila, nagre-require din yung ibang landlords ng NBI clearance. It's for your own peace of mind. It's up to you. You can require NBI clearance. You can require employment certificate, salary certificate. Actually, that is what one of our tangays is doing, no? I asked one of our tangays, one of our viewers, subscribers, James, no? He is based in Israel, an OFW based in Israel, and he has a 3-door apartment that is what he calls the katas ng Israel. Yan. So, sabi sa kanya, James, paano ka mag-screen ng tenants? I-share natin dito sa ating mga tangay. And sabi niya, humihingi lang siya ng proof of income, copy of proof of income, and
recommendation sa mga kakilala nila. So, ibig sabihin, kung hindi na-recommend ng kanilang kakilala, syempre, yung vetting process na rin nila yun, ano? It's another way to check the character or, yun, the character of the tenant. So, yun po yung ibang mga pamamaraan. Ako po, meron akong filter, pero hindi siya foolproof. Just check if it will work for you. I noticed that rental rate is a filter, no? Kung medyo mas mataas ang rental rate mo, it's a filter na makukuha mo eh yung mga medyo mas kayang magbayad nung rent na yun, ano? Pangalawa, yung inquiry nga nila, gaya ng sabi ko kanina. Pangatlo, yung pag-view nila, no? During the viewing, you will get a sense of what a person is like. Although, syempre, they will put their best foot forward, no? But you will get a feel, mararamdaman mo naman talaga kung maayos ba yung tao or hindi. Well, ako at least because of my training as a journalist, I can read non-verbals and all that, but hindi naman natin talaga, hindi siya foolproof, no? But it's one way of assessing the person. Next is documents. I only require a government ID. And then yung contract. The contract includes all the house rules, like hindi ka pwedeng mag-sublet. Ano pa ba? Yung renewal and all that. Sa yung contract po namin or lease agreement, binase ko lang sa lease agreement namin sa Dubai. So, meron akong nakikita online na mga lease agreement na pinapa-notarize. I don't know if we have any standard lease agreements here in the Philippines. I really hope that the rental industry would develop in a way that there is one specific body that will really cater to the needs of landlords and tenants. There is one standard lease agreement required na yon. Kasi sa Dubai ganun eh, required yung ijari, no? Hindi ka makakapa-apply ng tubig at kuryente kung wala kang lease agreement kung saan ka nakatira. So it's an important thing. And I hope, no? I hope that one day, hopefully someday soon, mag-mature, mag-develop na rin yung rental industry natin. The last filter that I do is, the last screening that I do is, I specifically pray for tenants. Na kapag meron kaming bakante, nagpe-pray ako na, Lord, please give us tenants with a heart of a good steward. Steward meaning katiwala, na kapag nakatira siya doon, iisipin niya na isa siyang katiwala at magkaroon siya ng heart, no, na alagaan yung pinagkatiwala sa kanya. So that I really pray for good tenants. And whenever we have bad tenants, or I don't want to say bad tenants, but whenever we have misbehaving tenants, and so far, isa lang naman yung naging problema namin. Pinagpipray ko rin sila na, Lord, sana maging maayos sila. Otherwise, palipatin nyo na lang sila. Hindi po kasi ako confrontational na tao, no? Unless called for. I mean, I can be nice, but I can be feisty at the same time. And my family knows that, no? I will stand my ground if I know I'm right. But in this case, they are clients, they are customers. So even if meron kayong hindi pinag-aagrihan, hindi pa rin tama na awayin nyo sila. Ano po, pakita pa rin natin yung kabutihan sa kanila. Unless na lang na talagang binabalasubas ka na, no? Doon talagang we will stand our ground. But in the case of one tenant, no? So sagutin ko na yung tanong ni Zaysan. Sabi niya, kamusta daw? Ano daw yung gagawin natin kapag may problema yung problematic or misbehaving yung tenant? So, in our case, isa lang yun siya. Ang nangyari is, marami silang nasira, no? Nasira nila yung bintana, nasira nila yung toilet bowl, nasira nila yung sink. Kasi isang pares yun eh. Dahil naiwan nila yung susi nila, so tinry nilang pumasok mula sa banyo. So, nasira yun. Ano na yun. So, before sila umalis, since meron silang security deposit with us, yung security deposit po is kasi we require 1 month advance and 1 month deposit. And yung deposit na yun, it is not consumable, but it is refundable, no? We will deduct all the damages. Hindi din po kami pumapayag na umalis sila na hindi bayad ang kanilang bill. So, kasama sa last payment nila, kasi
kinokolekta na namin yung share nila sa kuryente dahil meron kaming submeters. So ang ibabawas na lang sa security deposit ay yung damages if ever meron man, or repainting if ever meron. Naghingi kasi sila ng discount nung nagkaroon ng pandemic, and we gave discounts to tenants who requested for it, yung mga hindi naman nag-request, hindi namin in-extend kasi sabi ko, kung wala naman silang problema financially, nagtatrabaho pa rin naman sila, wala namang effect sa kanila, okay lang. So, nagbayad pa rin sila nung regular rent nila. But those who were affected, like nagsarado yung business nila, at saka apektado yung income nila, we gave discounts to them kasi humingi sila, and we gave it to them. Now, hindi namin nabigay ng malaki kasi nagsara rin yung aming tindahan sa SM. So, even if we want to give them big discounts, hindi rin pwede kasi kami rin affected din. No? So, meron ding tanong si Christine Cortina. Hi Christine, sabi niya, do you require checks or cash? What do you do, or how do you deal with tenants who don't pay on time? So, yun po, no, gaya ng sinabi ko kanina, grace, extra grace. So, kapag regular naman magbayad yung tenant mo, and then first time siya nagsabi na pwede po bang sa katapusan na lang yung bayad, we give them grace, no? We try to understand. And sabi ko, sige, okay lang. Huwag lang yung palagian, ano? Kapag kapalagian na, pwede mo na lang i-adjust yung kanilang due date na itapat mo ng sahod. Kasi kung alanganin nga naman yung date, i-adjust mo na lang na tapat siya ng sahod so that the person will not have any excuse, no? Most of the time naman, magbabayad naman talaga yun. Do we require check or cash? When we first started, sabi ko dun sa, ano namin, kay Kuya Paeng na, gamitin ay cheque. I want checks, no? Or I want the payment to be deposited to our account. But then, napansin ko na masyadong cumbersome siya for the tenants, and yung hindi naman lahat merong cheque. So, ang ginawa nilang namin, cash payments na lang lahat. Tenants na yung pinag-pray ko, sabi ko, sana hindi na namin kailangan pang paalisin. Lord, sana lumipat na lang sila. So, kasi syempre, ang dami namin haayusin, eh. Malulugi kami. And then, I think after a week or two, sila na yung nagsabi na lilipat na raw sila. So, na-surpresa din ako. And before sila umalis, sinettle nila yung juice nila. So, it really pays, no, for you to pray for your business. It's really important that we pray for our business. Ewan ko, hindi ko alam. I hope you're not finding it corny or what. But really, I specifically pray for tenants na aalagaan talaga nila yung tahanan na papatirahan mo, no, na pinagpipray ko na sana maramdaman nila na tahanan nila yun, mahalin nila yun, alagaan nila yun. And at the same time, no, nawa, ma-bless sila while they are there. Pray for your tenants, pray for job security, pray for income security, that the Lord would protect them from job cuts and pay cuts. Bakit? Not only because you will benefit, but because it will benefit them as well. So, both ways. So, ako kasi, we can do all sorts of screening, but unless we really commit the business to the Lord, I don't think it will succeed. So, that's my bottom line. Ang ginagawa namin ngayon is, meron kaming contract na 6 months, no? Kapag nagpa-stay kami ng tenant, ang contract namin is 6 months renewable. Now, yung 6 months na yon, parang probationary period yon. Probation nila, if in 6 months, you proved yourself as a good tenant, then we will renew it. Pag hindi, then magbibigay na kami ng advance notice before it expires. So, medyo magulo yung thought process ko ngayon, but I hope na nasagot ko pa rin po yung tanong ninyo. At I hope makatulong, and salamat. Thank you for spending time with us. We'll see you next week.